pag-ibig ay langit. Kung ito'y ay makakamit, kung pag-ibig ay wala, misto lang yagit sa buhay ang siyang makakapalit. Kaya'ng tao'y nagpupumilit na mata mo ang minimithi niyang langit. Ligaya'y asahan at sa puso'y madarama kung laging didiligin ng halikang yung pag-ibig na inalay sa sinta. Di mauunsyamin ang bangong kanyang tinataglay. Kaya pakaingatan pag-ibig ay lang. Mga bastos na yan. 10 oras na ng gabi nang bubulahaw pa. Di palangit-langit pa. Ligaya'y asahan. Sino? Sino yan? At sa puso'y manang. Yung mga anak ni Pedro Gulapa sa kalura? Oo, pabayaan ko sa kami. Uri, huwag mariyak. Kung sasabi sa kita sa ngayon sa kapat sa kanong hayop niya. Hindi ako pakayak. Hindi sila pwede sa akin. Di mauunsyamin ang bangong kanyang tinataglay. Kaya pakaingatan pag-ibig ay langit. Kailanman kaya pa kaingatan pag-ibig ay langit. Kailanman magandang gabi po. Magandang gabi ha. Ayan ang langit nyo. Pwesin nyo. Kung ang tangka mo eh umakyat ng ligaw sa aking anak, magpasensya ka na. Napakabata pa niya para sa bagay na yan. Sige! Makakalis na kayo! Ano pa hinintay niyo? Ha? Kuya naman, itang ginagpas sa mga tao. Baka tuloy mag-isip sa akin naman sumaya mga yung daad sa ginawa niyo. Hoy, nati, pabayaan mong subukan lang gawin yon. Nang malaman na ako ng mayayari. Napakaputing tenga mo naman. Ikaw, babae ka, puro kadaldal. Tutulong ka kami na. Tulong! Uy, tulog na tayo, yan mo. Paano ka? Uy, bata ka rin tinadaldal mo? Wala ko, matutulog na. Ang bihira matanda yan, no? Hihi pa sinabi sa atin. Huwag lang kayo natin. Nakaw. Ewan ko lang. Parisin nyo. Alang-alang lang sa'yo. Kung hindi, sunog ang bahay niya. Ang magagawa natin ay ganyan talaga ugali ng matanda niya. Okay. Kaya walang makasundo dito yan eh. Eh, paano para sa inyo? Dito na kami dadaan. Medyo shorted dito. May wakan na namin ha, pare. Eh, pare. Pare, maliligo pa. Sige, pare. Sige, pare. Magkita-kita. Sige, pare, ingat lang. Thank you.
Maling! Nate! Maling! Nate! Halika kayo dala, hoy! Bakit, Maitan? Ano ba naman kaya aga-agi? Puta ka ng putak dyan! Maling, tumigil ka! Baka maraarok kayong dalawa! Yung kalabaw ko nawawala! Pero baka naman yung nakawala na. Paano nakakawala? Eh, taling marino ang ginawa ko sa hayop! Sigurado nila ko yan! Ano bang ninatakaw ang sinasabi mo? Eh, alam na ng mga taga rito ang mabuti mong pakikisama sa kanila. Yun na nga, Maring! Yun ang sinasabi ko! Ano sinasabi mong bata ka? Aba, wala akong itay. Ang tatan ng dalda dyan eh, hindi ka nag-iisip, bata ka ha? Makatamaan ka. Teka, sigurado si Sinyo may gagawin niyan. Si Sinyo nila! Si Sinyo ang palakaw niyan! O nagdakaw! Napaya saan kang may mataong yun eh! Teka. Bakit ano ang gagawin niyo, itay? Itay! Ano po itay, tigilin niyo. Itay, baka naman hindi ko kasi niyo. Eh, malaking gulo yun. Eh, alam mo naman ang lari ng tatay mo. Hindi ko kaya kawatin yan. Eh, baka mamaya tayo pa magarotin niyan. Eh, baka kung ano mangyari. Itay! 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 Inay, hindi mo gagawin ito niyo yun. Maaaring mali ang itay eh. Oh, sige nga! Kunin niyo! Sabihin mo sa tatay mo! Eh, nakaka-nervous ang tatay eh. Talaga yung taong yan, oo, oo, oo. Ikaw na nga ang bahala dyan. Bahala ka na. Tapos sa bata na nga. Halika na, pabayang! Inyo! Magnanakaw ng kalabaw! Kung talaga lalaki ka, lumabas ka! Ano? Nakatakot ka, ano? Ha? Lumabas! Ano? Nagtatago! Parang babae! Lumabas! Ano? Lintik kang matanda ka! Anak ka ng patukwa sa manok! Nakaw! Pag inabutan kita ngayon, tatadta rin kitang pinong-pino! Kaya humanda ka! Matanda ka! Ito na ako! Uy! Uy! Patutin ka! Kapo, Kapitan Tuming! Pag inabutan kita, ayos ka sa akin! Tapapahay kita! Ano eh? Humanda ka! Tatapahay kita! Sobrang kung hindi ko lamang kita bibiyananin, eh tiyak na takpas na ulo mo! Nakaw! Mag, pasensya ka na si Diyo. Parang mo nakawa, eh, maaari ba tulungan mo ako sa pagkaharap ng aking kalabaw? Napakamahal sa akin ang hayop na yun eh. At saka, alam mo namang mahalaga sa atin ang kalabaw sa ating mga magsasaka, hindi ba? Alam ko yun, pero hindi ako makasasama sa inyo dahil sa marami akong araruhin. Kung gusto ninyo, bukas na lang. Aba, hindi maaari si Diyo! Kung ipagpapabukas pa natin eh, baka hindi na natin abutan ang kalabaw ko. Tatapahin nila yung piho. Kaya ngayon na, para marangawa. Sige, ngayon na tayo lumakad. Sige na. Isang kondisyon, Mandoming. Hahanapin ko ang kalabaw mo ngayon din. Ngunit, kayo naman ang tatapos ang araruhin ko. Payo kayo? Gumaganti ka naman yata eh. Hindi naman lang sa ganon. O sige, kung yan ang mabuti. Ipagpapatuloy ko ang pag-aararo mo. Kaya lamang, ipapangako mo sa akin, hanapin mabuti ang kalabaw ko, ha? Oo. Hahalapin ko kalabo ninyo. Kung kailangan itagilid ko ang bayan ng Marcundon, gagawin ko. Mga pare!
Ito na ang kalaban yan! Ang kalabaw ni Paring Costa! Ang hari ng Bukalulo! Makikita natin ngayon ang yabang ng kalabaw ni Mandoeng! Eh, mapapalaban yan! Kilala mo naman kung kalabaw na ito, Kantong! Ito ang hari ng Sapang! Manayata ito kay Mandoeng! Sa Sapang! Para, Victor, tama na ata ang tulis nito, ah. Baka yun sa kanila, kailangan kikilin din para parehas ang laban. Ano? Para Kantong! Ito, Kikilo! Baka kailangan tulisan pa sungan yan. Eh, baka kung matalo yun, eh, magreklamo kayo. Hindi na kailangan tulisan ito, hindi na matulad sungan nito. Eh, hindi kung ganun, pasok muna para matimunan na natin. Ay, pasok mo, pare. Pasok mo! Ayos yan! Oh, parang nandong, ano ba yung ginagawa nyo? Ha? Eh, nagkakatuwaan na kami, parang sinyo. Ito, maglalabanin namin ang hari ng Bukalulo, saka yung hari ng Sapang. Ba, eh, maganda panoorin niya. Ako ang referee, ha? Oh, mga pare, ako referee, ha? Oh, pare, sige. Hawakan mo. Eh, magandang laro ito. Pare Kantong, yan ba hari ng Bukalulo? Oo, pare, ito. Eh, papasukin. Pasok. Pare, papasukin niya ang hari ng Sapang Bayan. Oo. O, papasukin. Eh, pare, ikaw ba eh, sanay mag-referee ng kalabaw? Oo, kumahala dyan. Sige, sige, sige. Tanggalin, tanggalin. Okay! Kaya ako'y naandito eh. Alakaw! Anak ng patukas na manok, hindi mga ari awatin! Kaya mo na, pare Sinyo. Talbinas ko tayo na matandang yung kagabi. Saka naman, pare Sinyo, para makaganti naman tayo. Hindi, pare. Kompromiso. Sige! Kaya mo! Kaya mo! Aba, pare Sinyo. Mahirap awatin yan. Baka masubok tayo yan. Tumakbo si Mandoeng! Aha! Tumakbo ang hari ng Sapang!
Yabang ka lang pala! Wala ka lang mga gawa! Takbo, Dongeng! Takbo! Baka sumaging ka sa pwet! Sige! Ato! Ano, Lube? Nakaw! Bali pa itong kabyak ng sungay eh. Kawawa naman itong kalabaw ni Mandome. Puro butas ang katawan. Nakaw, Kandong. Anong mukhang iharap ko doon? Pasensya ka na, parin sinyo. Hindi ko akalain na ganyan pala maglaban ng mga kalabaw. Yung sugat, tutulungan kita maggamot. Mga anak kayo ng patukas sa manok, baka kayo ilaban ko ng siwaga sa kalabaw, nakita nyo. Ito ang salabat mo. Sabi nga rin, matutulog na ako. Nakakainip ka naman eh. Day, hating gabi na ho. Hindi na dadating yun. Matulog na kayo. Kayong dalawa matulog. Ihintay ko na si inyo kahit na magkain ako. Sige na. Magandang gabi, Mandome. Uy, sinyo! Ang kalabaw ko. Ba't mo madala? Nasa kural nyo na. Tinali ko na. Napusalamat naman kung gano'n. Nakala ko'y nawala na yung hype na yan eh. Sinyo, hindi ko malaman kung paano ko makapagpapasalamat sa'yo. Wala akong kwenta ho yan. Ito ang karbin nyo. Bala lang ho yan. Aalis na ho ako. Hindi ka naman muna akyat. Hindi na ho. Sinyo? Sige. Aalis ka na ba? Oo. Takla lang ako babalik. Ating gabi na eh. Sige, mag-iingat ka ha. Nade, matulog ka na. Oo, itay. Sinyo, mabuti pa huwag ka muna magpapakita sa patay ko. Galit na galit sa'yo eh. Bakit naman? Ano kasalanan ko? Kaya namatay ang kalabaw niya kanina eh. Alam mo natin kung tutusin, wala akong kasalanan eh. Ngayon pa man, magpapahanap ko ng kapalitan na sa'yo. Ang sabihin mo, napapahiya ka dahil sa sinabi mo sa pag-aaral ng tatay ko. Hindi yun ang dahilan. Ano? Dahil sa mahal kita. Papa mo naman dumiga. Dito pa sa ilog, wala sa lugar. Eh, may binibili ba bang lugar ang pagtatapat ng pag-ibig? Natural, sa bahay. Sa bahay? Eh, puting tenga tatay mo. Pwede maghintay ka kung kailang tumula ang tenga niya. Ay, mahirap yun! Puputi na uwak, hindi pa pupula tayong ng tatay mo. Kaya para madali, agawin na lang kita. Anong sabi mo? Oy, kahit kailan, hindi dapat. At ikaw, tandaan mo ha, kapag ginagaw mo ko, ay huwag ka na matutulog. Sapagkat gigising ka ng kapon. Gusto mo ba maging kapon? Eh, sinong loko gusto maging kapon? Wala akong pag-iisipan na masama. Eh, paano naman? Imposible naman pumula tayong ng tatay mo. Bakit imposible? Anong malay mo? Pag napalitan yung kalabaw niya, baka sakaling pumula yun. Yak niyo! Sabi ko lang, baka. Hirap naman sa'yo natin eh. Masyado mo naman akong pinahihirapan eh. Akala ko pa naman, kung ako lang manliligo sa'yo, maiibig mo na ako. Yung pala hindi rin. Teka nga muna. Bakit nga pala ikaw lang ang nanliligaw sa'kin? Hindi naman ako pangit ah. Maraming ang pangit dyan, pero isang kasebang nanliligaw sa kanila. Bakit nga ba? Alam mo natin ganito yun. Sa laki ng pagmamahal ko sa'yo, lahat na pumapalik ng ligo sa'yo, ginugulpi ko pag panaog ng bahay mo. Para ako lang ang manligo sa'yo at wala akong karibal. O, masama ba yun? Ganun, ha? Nagiyak ako, Bakit mo ginagawa yun? Lati, para huwag tayong tumanta, kailangan ganito talaga. Ang kumpansin niyong yan. Ay, duman! Lumabas ka dyan! Magpakalalaki ka! Pag nahuli kita, talagang tarakapunin kita!
Lakas ka diyan! Walang niya ka, nandiyan ka lang pala. Halika dito na makita mo hinahanap mo. Talagang kakapunin kita! Dati, huwag na masayang ako. Sayang, sayang, sayang! Sayang! Ah! Sabihin mo, mukha mo ginamit mo sa pananakot. Uy! Ang bihira itong mukha nito. Wala kang makikita sa buong mundo. Pero liwa lang to. Ay, pare, nakataya kayo ah. Oo, pare. Kasi ito eh, palabiro ito si pare Lucas eh. Alam niyo mga kasama, meron akong gusto ipalita sa inyo. Kaming dalawa ni Nati ay nagkakagustuhan na at nalalapit na aming kasal. Magandang balita yan, pare. Kaya lang may problema tayo. Anong problema yan, pare? Kailangan palitan ang kalabaw ng tatay niya na namatay. Ah, madali yan, pare. Eh, di bumili tayo. Oo. Bibili. Meron nga akong pera dito, pero kulang. Ay, pareng sinyo. Hindi problema yan. Kami nga pat ang bahala magbunos sa kulang ng pera mo. Oo nga, pare. Total, apat tayo nagkaroon ng kasalanan doon. Di kailangan palitan na natin. Di ba? At kami na rin ang bibili. Meron ako nalalaman dito sa may Magallanes. Kasing laki na. Mura pa. Pwede pala eh. Pwede, sige. Di bimili kayo. Ano lang, sa akin mo ibigay. Oye, oye. Parang kadong. Sigurado yan. Parang sa kalabaw yan, ha? Oo, parang sa kalabaw. Ah, sige pala, parang sa inyo. Si Mang Pedro nga pala. Papaalam na sana kami. Natutulog. Walang natinikap pa sa pag-aaral o kahapon. Paano, pare? Tutuloy na kami. Kailangan mabili ka agad yung kalabaw na yun, eh. Kailangan matawa siya. Oo, pare. Sakto sa'yo yung problema mo. Para matuloy na yung kakala niya. Sige, pare. O, bakit? Bakit mo binigay yung pera sa kanya? Bakit? Duda ka ba? Duda ko dyan. Baka hindi bili ng kalabaw yun eh. May takot lang yan. Di binasag ko ang mukha niyan. Sige na, hindi maaaring magloko sa akin yan. Nakakakot ng pera eh. Eh, tay, may sasabihin ko sana ako sa inyo eh. Ano yan? Kung sakali ko bang mapalitan sa inyo ang kalabaw niyo eh, maaari na siyang pumanik ng legal dito? Oh, ito naman batang ito. Kaya mapalitan niya o hindi ang kalabaw ko, libre siya umakyat dito ng ligaw kahit na anong oras. Mahirap na anak. Nagte-testing lang ako eh. Baka hindi ko nalalaman kung hanggang saan nakatapatan niya. Isa pa, nag-iisa kitang anak. Baka ka masabit, mahirap na. Tama nga naman pala ang tatay mo. Akala ko eh, puting tenga na yan eh. Mandoming! Aba, itay, si Sinyuho yun ah. At may dalang kalabaw. Oo nga. Pag sinyo, ano? Eh, eto ho yung papalit ng kalabaw ninyo. Kaya lang ho, may konting kalaitan, pasensya na kayo. Oo nga, no. At saka, mukhang medyo bata. Pero hindi na bali. Ang mahalaga ay napalitan ng kalabaw ko eh. Eh, ang dokumento? Eh, hindi ho na ibigay sa akin. Okay, bakit hindi mo kinuha? Mahirap na yan. Baka nakaw yan. Bah! Hindi ho, ba kami ho bumili niyo eh. Eh, sir, may kinuha mo. May buti na may pinakahawakan. Baka puro kahiyan na kabuting ko riyan. Ayahan niyo, taas kasi ko bukas. Ito na ho. Sige, salamat ha. Nati, may kapalit na. Alis na ako. Aling maring. Mukha nagkakaigi na kayo ni Senyo, ah. Hindi, hindi. Sige, tulog na. Paano ang lakad mo, anak? Atay, pahalapin ko lang ito, pa. Mamamasyal kami. Oris si Nati, oh. Maganda araw mo, Mang Pedro. Bakit, Nati? May pulis sa bahay. Oh. Pinumuli ang tatay dahil nakaw doon sa labo na ipinalig mo sa kanya. Abahan siya, totoo yun. Pusin nyo, kung totoo ang sinasabi niya, eh, masama yan, ha? Ma, hindi utay. Hindi ako naglalako ng kalabaw. Tay! Dodomi, hindi ko akalang ikaw pala yung magnanakaw ng kalabaw. Sinabi siya, pare, ang hirap rin paliwanagan eh! Hindi naman ang magnanakaw ng tawa! Pero mamabuti pa,
Sa munisipyo ko lang magpaliwanag. Hindi ako sasama sa inyo. Anong hindi? Dala! Hindi, huwag nanakaw ang kasama. Dalyan, sa kapitawan niyo ako. Ay, 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 si Sinyo, dumarating ko. Yan talang-tagay lang nagabit sa akin. Balik ka dito! Konting lamig naman, Donging. Bakit sa walang nangyari? Paliwanag mo nga rito. Ayaw maniwala yan eh. Bakit, Jepe? Ikaw ba nagubot sa kanya ng kalabaw? Oo, bakit o? Eh, nakaw yan eh. Ay, na. Ba, Jepe. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong magpili na isama kami. Wala kaming kasalanan. Mag-away tayo. Sinyo, gusto mo yata subukan ako ah. Hindi ko sa ganoon. Jepe! Tama na yan. Tutay ako ng kalabaw ko eh. Para wala nang gulo. Wala ka na reklamo? Wala ko, Jepe. Bahala ka. Tapag mo sa inyo. Tayo na, Garcia. Tayo na. Mandoming, wala ko kung masamang intensyon. Sinyo, laking kahiyan ang ginawa mo sa amin, ha? Uli-uli, ayoko nang makita yung pagmumukha mo yan sa pamumahay ko, ha? Eh, wala naman ako kung kasalanan, eh. Kuratong matutuwa si Pare Sinyo sa ginawa natin to, ha? Si Rebe matutuwa sa kanya lahat to. Pwede na pala si Pare! Pare! Mandoming, yan ho ang mga hayop na yan ang siya nagpahamak sa atin, eh. Sandali ko lang. Bakit niyo ko pinahamak, ha? Tungkol ba sa kalabaw? Kailo ba? Anak kayo ng patuka sa manok. Ay, pare, matawarin muna kami. Hindi namin nakalain na maghahabol yung may-ari ng kalabaw, eh. Lungkot-lungkot ka kasi. Sabi ko na sa'yo, huwag na tayo, huwag na ako. May pera naman tayo pambili, ha? Huwag muna ako sisihin. Napasubo na tayo. Huwag naman kayo mag-alit, parang sinyo. Eh, yung perang binigay sa amin, eh, hindi naman namin tinago, ha? Ito nga't, binili namin ng pagkain. At saka ng damit. Ayan, dala ni Paring Kando at saka ni Paring Victor. Yan ay para sa'yo at sa'yong magiging asawa. Teka. Teka. Kanino'y kakasal to, ha? Kanino? Lucas, ano masasabi mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam, ha? Eh, hindi ko rin alam, eh. Alam ko. Hindi mo rin alam. Ang takot kayo masinungaling. Ibig niyo akong parlakuan, ano? Pero ikaw naman mag-isip ng lalaki. Ano masasad mo? Kandong, sino nga ba? Kandong, nalalaman mo yan. Sabihin mo sa akin! Kundi, tatamaan ka, Kandong. Kandong, nandito. Ah, pangkasal talaga, no? Ebidensya ito, Kandong. Sabihin mo sa akin! Kanino! Sino! Sa inyong anak. Ha? Sa aking anak? Oo. Sa aking palang anak, ha? Lumalabas na ang paliwanan niya, ha? Ay, magaling ng lalaki. Totoo ba yung sinasabi dito? Ha? Eh, sinabi ko talungin ninyo. Magaling. Inutusan pa ako ng hayop ko, di mo. Dati, totoo ba yung sinasabi niya? Ha? Sumugod ka! Pupuntahan ko para madalo ko. Baka sakali makatulong ako.
O, mga bata, tama na yan. O, sige, sige. Sige, tulog na kayo. Pero, Chavo, bakit po naman babatay si Lucas? Eh, magkukumpare kami niyan. Hindi ko maaari sa kanya yun. Pasisya ka na, Kandong. Mayutong sa akin si Epe, nahuliin ka. Kaya sumama ka na. Hindi maaari yung sinasabi mo. Kandong, huwag na magsalita. Ako na magpapaliwanag sa kanya. O, Chavo, wala namang kasalanan ng asawa ko eh. Huwag niyo siyang galing. Inarandong ko, anak. Pero yun ang utos eh. Hina. Bakit hindi mo tulungan aregluhin ang asawa mo? Kawawa naman si Ana ah. Mahirap pakiusapan na aking asawa. Basta sa tawag na tungkulin, walang kapitbahay, walang kamag-anak para sa kanya. Mabuti pa'y sumama ka na para wala ng gulo. Wala naman akong kasalanan. Ayun na! Bakit? Bakit mo siya sinasama? May warrant of arrest ka na ba? Wala. Kaya lang may utos sa akin si Epe na daling ko siya sa opisina. Para matanong. Eh, kumuha ka muna bago mo siya dalhin. Mali yung gagawin mo. Kung ngayon mo siyang dalhin ko, eh, kausapin mo muna si Epe. Para masunod yung gusto mo. At siya naman mag-utos sa akin. Teka nga muna. Bakit ka ba nakikialam sa trabaho ko? Kilala kita sinyo. Kaya naman din ang tapang mo. Kaya lang, huwag mo akong babarakuhan. Kilala mo rin ako, hindi ba? Oo. Kilala kita matapang. At hindi kita kayang barakuhan. Alam mo, kaibigan ko lamang siya. Kaya natural lamang sa akin na siya aking damayan. Lalo na't mali ang gusto mo mangyari. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Di huwag mo siya dalhin. Dahil sa wala ka sa lugar. Hinahamon mo ba ako? Hindi ako naghahamon sa iyo, Tiago. At hindi ako makalalaban sa'yo. Dahil sa ikipulis at naka-uniforme pa. Talagang gusto mong subukan ng pagkalalaki ko, ano? Sandali lang, maghuhubad ako. Sinyo, sasama na lang ako sa kanila. Para walang gulo. Hindi ka sasama. Alam kong wala kang kasalanan. Hawakan mo. Hawakan mo! Hawakan mo yun. Ito ko eh. Hindi balik ka ba? Wala. Kasing, ibigay mo yung baril mo sa kanya. Hinga. Huwag. Ibigay mo. Isport ang laban namin ito. Wala ka sagot. At huwag ka rin makikialam ha. Sige, bigay mo. Kasing, walis ka dyan. At huwag ka makikialam ha. Sinyo, balik na bagay lang to. Huwag ka na lumaban. Pare yan to, Kandong. Lumayo-layo kayo, baka kayo tama. Yerna, hindi mo ba awatin ang iyong asawa? Babari lang na sila. Talagang di ko siya kaya. Ngayon! Wala! Ano siya mangyari ito? Tiago! Sinyo! Bakit mo siya nilapanan? Hindi mo gusto mangyari ah. Merna? Nakita mo naman ang nangyari. Di ba? Eseng? Kita mo rin ah. Mag-inaw ang laban na namin. Ni Sinyo. Kaya... Pag-iusap ko lang. Huwag niyo siyang ididimanda. Sinyo? Sinyo? Mas makisigres sa akin. Hanga ako sa tapang mo. Hanga rin ako sa iyo. Ang tapang mo rin. Dapat sana ikaw ang dalawa ang makasama. Merna? Merna? Inuulit ka. Huwag niyong ididimanda sa sinyo, ha? Sinyo? Huwag niyong orobayan ang pamilya ko, ha? Ha? Pero nga. Tiago! Tiago!
Ulisman's family kept on with a death wish. No charges were filed against him. Ulapa's name remained unstained. August 24, 1946, Patrocinio Zeke Ulapa was appointed mayor by the late President of the Philippines, His Excellency Manuel A. Rojas. November 10, 1947, Ulapa ran for election and won against Mariano Angeles. Bilang puno ng bayan, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. At ako'y nasisiyahan sapagkat lahat ng ating mga panukala ay nangyaring lahat at wala sumasalungat ni isa man sa inyo. Mabaling naman po ako dito tungkol sa ating makikisig na lalaki sa Marunda. Ang lahat ng mga masasamang yan para sa akin ay hindi dapat pagugutan dito sa Balatan Lupa. Bilang bagong puno ng bayan ng Marundon. Ako, si Mayor Ulapa, sasagupan sa kanila. Sugtuloy kamatay ko. Lalo na sa mga pulis mo, Hepe, kailangan lagi silang parehas. At tungkol naman dito sa mga makikisig nating lalaki, na paulit-ulit na lumalabag ng batas, ako ang bahala sa kanila. Nais ko muling ipaalala sa inyo. Ang pang-aaboso ng ating kapangyarihan ay dapat iwasan. At tumubad tayo ng ating tungkulin na abot ng ating mga kanya. Wala tayong kikilingan, maging kapatid o kamag-anak man ang nasa sangko. Marami pong salamat sa iyo lahat at hanggang sa ating pagpupulong ito. Ito pong si Bibiano Anglo. Si Bibiano Bulak po ba? Paano po siya? Meron Bulak? Magang bukas na lamang yun. Wala niya. Nakapusyal ka. Mangyari ito si Paring Kando ngayon nagpasama sa akin sa'yo. Paring Kando, kung sa kaso mo? Eh, sa wakas, Mayor, natapos na rin. Dinawalan sa alam nila ako eh. Paring Kando, pwede pa mo? Sinyo na lang tawag mo sa akin. O sige, pare. Paring Sinyo. Yan. Ah, Chief, yun nga palang kaso niya. Gusto kong buhayin mo. Gusto kong mahuli ang tunay na kriminal na pumatay kay Paring Lucas. Opo, Mayor. Salamat, Chief. Will tayo? Sina? Chief, diyan na kayo. Nanaro pa rin. Yano? Sabi ni Mayor Gulapa, hanggang bukas ka lang daw. Ano? Ano ba siya? Sabi mo? Oo, oh, dinig-dinig ko. Gusto ko lang dalaw ni Efe. Okay, dapat. Pilar, wala ka bang ipabibili sa palengke? Eh, wala ho. Ibilin nyo na lang ako ng kaprasong kani at ipang sasahog ko dito. Oo. Magandang umaga po sa kanila. Magandang umaga rin po. Magandang umaga naman, Chief. May sadya ba kayo, Chief? Meron. Alam mo, Pilar, gusto buhayin ni Mayor ang kaso ng asawa mo. Gusto niyang malaman ang tunay na kriminal na pumatay sa kanya. Kaya ako nagpunta rito upang magtanong sa inyo. Eh, ano ho yun? Wala ka bang taong pinaghihinalaang pumatay sa kanya? Wala ho akong matutukoy. Sapagkat yung nabubuhay si Lucas, bihira lang muwi ng bahay. Eh kayo ha? Wala ho akong nalalaman, Chief. Hindi na bare. Alis na kami. Magtatanong-tanong na lang kami sa iba. Diyan lang kayo. Oo. Maraming salamat, Chief. Pilar. Bakit hindi natin ipahula kay Impong Bastet? Para malaman natin kung sinong pamatay sa asawa mo. Totoo ba naman ho yung manghula? Oo. Alam mo, nawala ang baboy ko. Tukoy na tukoy niya kung nasaan. O sige ho, samahin niyo ako. E kailan ho tayo pupunta doon? Sa Biyernes. Biyernes ng gabi lamang kung manghula siya. May kahirapan na yata ang malutos sa kaso ni Pare Lucas. Mukhang lalo din natalino ko. Alam, Parang Victor, para sa akin,
Hanggat hindi nalulutas ang kaso niya, hindi matatahimik ang kaluluwa ng ating kaibigan. Kawawa naman siya. Pati ng kanyang pamilya. At pinagdusahan ko pa ng mga barbaring panahon sa Bulungan dahil sa katarantaduan nila. Kaya ito, nakabusod ako. Hindi ko aalisin ito hanggat hindi natin nalulutas kung sino pumatay kay Paring Lucas. Yan ay panata ko. Talagang ganyan lang ang buhay, Tando. Darating ang araw, malulutas din natin yan. Magandang araw, Mayor. Mr. Miller, wala pa akong linaw yun eh. Mayor, si Bianong Bulag tumakas. Ano? Tumakas? Samantala palalayain natin siya ngayon? Di ba walang demanda ka sa kanya? Wala nga ako. Dahil wala namang gusto magdemanda sa kanya. Parang sinyo. Hindi yata gusto kong subukan ang Bianong Bulag na yun ah. Ay, huwag kang magbulag na yan. Ngayon, yung mga bata natin, inahon yung tatlong kataong nagnakaw ng jeep sa Maynila. Dito sa atin, dinala. Sa atin na, nakakulong na ako. Ito ko na sa'yo. Halo, mama. Nakaw. Sa'ng kawawa yan. Sigurado yun. Kawawa siya. Ba't talaan nyo walang latay? Ako, pagka na pasyal ako yung mayroon dito, labit kayo. Lalit sa magnanakaw yun. Sino sa kanila? Yung tatlong yan. Boskar yan. Hindi po, Mayor. Ano? Ang ibig mo masabihin, tarantado mga pulis ko, na humuhuli sila ng mga tao na kasalanan? Ganun naman po, Mayor. Ah, ganun. Kaya tarantado po lang mga pulis ko, no, ha? Ano? Huwag na ako kayo ng jeep, di ba? Hindi po, Mayor. Anak kayo nung patapasa malo? Kayo niyo pang mamin? Ha? Oo, Mayor. Mayor, ako muna. Mayor, bakit naman ginaganon niyo sila? Bakit? Sino ka? Ako ang abogado nila. Kung gayon, alam mo kasalanan nila, di ba? Oo. Kaya, kung kaya ako nagpunta rito, para humingi ng areglo sa inyo. Hindi mo ko kaya arregloin. Attorney, kung ikaw man ang nakasalang katulad nila, makakasahan mo, hindi lang ganyan ang abutin mo sa akin. Kaya mabuti pa. Umuwi ka lang. Baka samayin ka pa. Sige! Ano? Aling orang, nakakatakot naman dito. Halika na. Tuloy! Mabuti pa kaya, muwi na tayo. Narito na rin lang tayo. Halika na! Gandang gabi po, Impumbaste. Magandang gabi naman sa inyo, orang. Tuloy. Gusto mo bang malaman kung sinong pumatay sa taong mo? Opo, sana. Paano niya nalaman ang tuta natin? Gusto mo bumay. Alam mo, Pilar, hindi sana dapat mamatay ang iyong asawa. Hindi lamang siya nagmalaki at nagyabang sa kanyang mga kasama na siya'y maraming pera. Paano niyo po nalaman? Karunungang lihim, Pilar. Karunungang lihim. Sino pong pumatay sa kanya? Ang mga taong pumatlang sa iyong asawa ay matatakpuan sa isang bahay na malapit sa ilog na kung tawagin ay bitukang manok. Ang sino mang taong matatakpuan doon ang siyang nagkasala sa iyong asawa. Ngayon, ano pang gusto niyong malaman?
Wala na po, Ipong Baste. Maraming salamat po. Eh, aalis na po kami. Paalam na po. Sandali lang, wala. Sabihin mo kay Mayor Gulapa na hindi ko siyang makita. Mahalagang bagay lamang ikaw. Opo, makararating po. Sige na. Ipong, sasamahan ko po sila hanggang makatawid sa ilog. Paalam na po kami, Ipong Baste. Sige po. Galing-galing yung bumurel. Parang ikaw, kayo na pinakamagaling bumurel sa buong mundo. Nakukuha lang ang sensayo yan, anak. Gandang umaga po, Mayor. Pwede na, Orang. Gandang umaga naman. Oh, Pilar, napasir ka. Alam niyo, Mayor, pinaulaan po namin ni Tandang Orang ang nasira kong asawa kay Ipong Baste. Eh, anong hula? Ang hula ho, makikita niyo raw ang mga pumatay sa isang kubo na malapit sa ilog ng Bitokang Manok. Totoo ba yung sinasabi niya? Aba, oho, Mayor. Totoo ho kung hula yun. Kaya ititingnan ko. Masya nga pala, Mayor. May importanteng bagay na pinagdiling si Ipong Baste. Kung maaari daw po, makipag-usap kayo sa kanya. Importante lang. Pupunta ko siya ngayon din. Pilar, huwag kang mag-alala. Ask kasihin ko yan. Mayor, puntaan niyo naman po si Ipong Baste. Oo, ngayon din pupunta ko. Paalam na po, Mayor. Paalam na po, Mayor. Sige, Pilar. Anak, halika. Ikaw naman ang mag-isa sa'yo. Gusto kong maging magaling ka sa Katbarel. Apo. Hmm? Apo. Hey. Kasing galing ko na, tatay ko. Masubukan naman itong draw. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang aking panyaya, Gulapa. Takip po ng kasiyahan ang aking kalooban. Ang makaharap ko yung pumbaste. Tapat ka sa iyong pangungusap, Gulapa. Alam ko yan. Alam mo. Baby ko lang. Mamahinga. Tulungan mo ko. At matutulungan mo rin ang iyong sarili. Pati ng ibang tao. Kung ipagkakalaw po ninyo, ay buong puso ko pong tatanggapin. Bago mo tanggapin, ay doon mo nang subukan mo ang bisa nang ibibigay ko sa iyo. Dali, punatin mong braso ko. Iba ko po kayo masaktan. Higit po kung bata at malakas kaysa sa inyo. Subukan mo. Subukan mo, Abang. Nang makita mo ang sinasabi mo. Sige, ale. Punatin mong braso ko, sige. Eh, baka masaktan mo kayo eh. Sige, kung bala, sige. Hindi ganyan. Dalawang kamay mo na. Sige. Dalawang kamay. Ngabitin mo. Sige. Sige pa. Sige. Todo. Lahat ng lakas mo. Sige. Sige. Kung gusto mo, pasipa mo. Ngabitin mo. Sige. Sige. Todo mo. Sige.
patipa mo, gamitin mo. Sige, patipa! Malamak mo yun ang labas niya. Sige, nalambitin ka na kula pa. Sige, gamitin! Sige! Sige! Sampang pa. Sige, patipa mo yan. Talaga ba, hinahaman niyo ako? Sige, sige. Todo mo, sige, todo. Sige, sige. Oh, ano, agad dyan na lang balakas mo, ha? O, sige. Pero suko ka na. Hindi ko lang kaya. Suko ka na. Hindi mo na kaya. Suko na po. Iyalan ka na sa misya. Naku, napalakas yata ang tulad ko. Bangon, bulapa. Bangon. Yan ang pambihirang lakas na tatamuin mo, gulapa. Alam mo, gulapa, maaari kang pumatay ng hayop o tao sa pamamagitan ng suntok. Ngunit, kabimbilinan ko sa iyo, huwag na huwag mong gagamitin ay yung lakas sa pagyayabang. Lalong-lalo na sa masamang paraan. Opo. Susundin ko po lahat ang mga tukubili ninyo. Mm-hmm. Ah. May pa po ako ng usapan. Impumaste. Kilang taon na po kayo? Nagtanong pa ang batang ito. Marahil hindi ka maniniwala. Ako ay 157 taong gulang na. Oo. Nasamba, kutunubag to. Golem! 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 Po, nandiyan ako! Opo! Saan ka magaling, ha? Diyan po ng mingwit po ng isda. Ako, kapag ako'y napay ka, baka ihagis kita sa kabila ng ilog, eh. Huwag naman po, Impong. Oh, sa, kunin mo na yung kapo ng isda. Sige. Ingat mong mabuti, ha? Impong. Baka mata ko yung tubig yung mahalaga pa yan sa'yo. Akin na. Dahan-dahan, dahan-dahan. Wala pa. Ang isang to ay magiging bahagi ng iyong buhay. Ano po ba ang magiging kaugnayan ng isda na yan sa buhay ko? Habang buhay ang isang to, ay buhay ka rin. Lalawi ka iyong buhay, maliban na lamang kung ikaw ay sasadyahing patayin na iyong kapwa. Kapag nagkagayon, sabay kayong mamamatay ng isang ito. Kaya pakaingatan mo, alagaan siyang mabuti. Kalahati ng tubig sa galapong yan. Ang lansa at dumi ng isang yan ang siyang magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas. Eh, napakalansa po ng tubig na ito. Mahirap po inumin. Baka po, babaliktad ang akin siguro. Basta inumin mo, sige. Eh, gano'n po bang katagal na ang tubig na ito? Oh, mahigit na 50 taon na ang isang yan sa tubig na yan. Sige, inumin mo. Inumin mo. Sige, gulapa. At huwag kang magtatapon kahit kaunti. Sige, sige. Inom lang inom. Sige. Sige. Tama na po ba? Ay, sige pa, kalahati. Wala pa sa kalahati. Sige, sige pa. Sige. Sige pa. Ayan, ayan. Sige. Sige, inom nang inom. Sige, inom nang inom. Sige.
Yan. Sige, sige. Yan. Yan, tama na, tama na, tama na. Paano po kung mag-iyo at maubos ang tubig na ito? Maaari mong bantuan ng tubig na galing sa balon. At... siya nga pala, wala pa. Kung sakaling sasama ang iyong katawan, uminom ka lamang konti ng tubig na yan at ikaw ay agad nagagaling. Sa sugat, ay basahin mo lamang. Madaling maghihilom. Bakit bigla po kayo humihilom? Pagkat... pagkat... nasalim ko na sa'yo ang taglay kong anting-anting isang paalala ko wala pa. Ipagtapat mo sa iyong asawa ang kahalagahan ng istang yan. Sige na, lumakad na. Iyon na, magpahinga. Impong, aalis na po ako. Maraming pong salamat sa inyo. Sandali lang po! Mayor, bakit golem? Pag-iingatan mo islang yan, ha? Oo, ingat akong mabuti ito. Pero ikaw na sana mahala sa matanda, ha? Opo. Huwag mo siya pababayaan, ha? Opo. Diyan ka lang. Golem! Golem! Impong! Ako, laya na rin si Kandong. Pinawalan sa alat dahil kulang daw sa ebidensya. Mano yun? Eh, wala naman nakakalam kung sinong pumatay kay Lucas, ha? Oo nga, pero ngayong mayor na si Senyo. 100% yan. Tsaka nahahanapin niya kung sinong kriminal. Nanganib tayo. Bahala na. Tsaka nga muna at pipilis ako. Come on!
Sinong pumatay kay Lucas? Hindi ko po alam, Mayor. Hindi ko po alam. Anak ka ng patupas sa manok. Talagang sinungaling ka, ha? Sino pumatay kay Lucas? Hindi ko po talaga alam, Mayor. Talagang matigas ka, no? Ngayon, gusto mong patapusin ko kamukha sa dibdib mo? Magpangin! Kaya! Ako nga po. Sino ang kasama mo? Hindi ko lalaban. Sino? Si Bimbo po at saka si Tibong. Saan sila matatakuan? Saan? Alam niyo mga kosa, dito sa Marigondon matatag tayo. Hawak ni Paring Bimbo ang lahat ng mga gago rito eh. Mukhang klaseng matigas ah. Kung ganun pala, Anchong eh, pwede natin gawin kahit na ano. Alam mo naman, tagalat tayong bakante. Pwede na yung ganun? Paring Bimbong ko bahala ron. Kaya dito na tayo. Hindi na tayo alis dito. Pagkas naman ang ulo mo. Dito na nga tayo eh. Ano ba sa akin? Ito na pala si Bimbo ah. Dali pala eh. Mare Anchong! Oh, bis mo na kayo? Ito, damit. Okay dyan. Tibong! Oh, si Anchong! Anchong! Hindi nakakilala ka agad eh. Mahaba kasi yung buhok mo nung araw at saka may balbas kape. Tibong! Si Oscar! Hapo na! Punta! Posa! Si Tibong ha! Bimbo, nahuli ni Mayor Gulapa si Oscar. At pinagugulpin na siya. Palagay ko eh, pasisigawin. Saan ang dahilan? Tungkol ba rin sa pagkadala natin kay Lucas? Nalaman na niya eh. Paanong malalaman yan? Malinis naman ang pagkakayari natin. Katunayan pa nga eh, pinagbintangan si Kandong. Hindi ko nga malaman eh. Sino kasama niya? Wala, nag-iisa lamang. Eh, nag-iisa pala eh. Bakit hindi mo tinulungan? Naku, parin Bimbo. Baka sabihin mo ako ay nagyayabang. Kagulat-gulat pa rin lakas ni Mayor Gulapa. May akalain mo yung kubo mo? Yung dingding, pinulit na parang papilamang? At si Oscar? Ako! Eh, may akalain mo'y binungat siya ng parang batang paslit? At saka yan, eh, ganitong ginawa niya, ha? Yan, hinabi siya! Eh, napakatapos, ilungon siya sa dingding! Eh, parang paraso! Parin Tibong, tigil-tigilan mo na nga kami niyang kaya istorya mong yan. Eh, tagal-tagal na namin labas pumasok sa bilibid, eh. Wala pa kaming narinig na taong ganyang kalakas. Kung ito naman si Paring Anchong ay maniwala. Hindi naman ako bulas tuga. Tsaka hindi lang yun. Baya kalahin mo eh, sinuntok yung punong saging. Ha? Nakakasing laki ng katawan ng tao. At tsaka, lusot ang nasiko. Baya kalahin mo eh, nung pagbunot ng ganyan eh, at tsaka tinapit ng ganyan. May bulagta. Parang inipan ng bagyo. Totoo ba natin sinasabi mo? Ayoko ba rin maniwala? Pare, may tatanong na ako sa'yo. Pero ako magagalit. Ano yan? Nagsapak ba kakote mo? Ano mo? Ha? Tamanan! Tibong, bisita natin sila. Pare Bimbo, sino ba yung sinasabi nitong Mayor Gulapa? Si Patrocinio. Sinyo? Ilan pa yun ah! Kung ngayon nyo maniwala, bahala kayo! Ano lang? Tibong, nasalita kaya sa atin yan? Tiyak yun, Bimbo. Tiyak yun. Kaya lumayas na tayo dito. Sige na. Talaga ito si Paring Tibong, oh. Humihina na yata ng humihina ang loob mo, ah. Sabi mo kanina, nag-iisa lang yun.
ang dami-dami natin. Eh, miski pa maging si Tarzan siya, mananalo ba sa atin yon? Huwag kang masyadong nervyoso. Nalaman ang kahalagaan ng isda niyan. Pulagot ka sa tatay mo pagdating. Ito na, Inay. O, sige. Uli-uli, huwag ka na maglalagay ng isda dyan, ha? Opo. Malutuin mo na yan. Batang ito. Sinasabi ko na nga ba eh. Sige, kanya-kanyang pwesto. Dali! Sa manok. Diyos ko, huwag po saan magkatotong inala ko. Diyos, Karasa, nakapulong na ho. Sabihan mga plamon tinulupa na ang mga taras nila nandito sa atin sa Margundon at dalawa pa lamang hinahuhuli ko. Eh si Oscar ho, ano ang ipapasa natin sa kanya? Charge si mo, robbery and murder of Lucas Monteverde. At yung dalawang kakumplis niya, na si Bimbo Paredes at saka si Tibong Pamituan. Isama mo rin sa kaso, hindi pa rin nahuhuli yan. Ba, mga tiga rito yun ah? Oo. Oh. Mabiyak, sugat kayo, may tawag kayo ng doktor. Huwag na, bahala na si Mrs. Jan. Yung kaso ha, follow up mo. Pag-amin ako. Ha? Talagang bara ko yan si Mel Bulapa, no? Kung sa iba yan, iasa na sa kanyang mga pulis. Wala, hindi ako nakabili. Wala ko yung Diana. Sige, palik-palik at baby. Kami. Kaya, palik-palik. Sinasabi ko na nga ba eh. Ba't may sugat ka? Napalabal ako eh. Pero wala ko yung Diana. Anong walang kwenta yung isda mo may sugat din? Siya na ha. Tingnan natin. Adi, siguro yung kambalang tatayan, no? Mare, dahil pareho sila may sugat, ano? Siguro na yung kakambalang tatayan, ha? Pilihin natin. May pilihin natin. Rasbar, managalit ng tatay. Oh, Arjan, Arjan. Sorry. Oh, makaligin mo yung mga tatay. Teka nga pala, kukuha ka ng gamot. Hindi na kailangan natin. Tulungan mo na lang ako dito. Ano gamot mo dyan? Paano gagawin yan? Kumbala dyan. Basahin mo ng tubig yan sa aquarium. Ano? Basahin mo.
Pag-usay mo mabuti. Bisa ng tubig na aquarium na yan. Oo nga. Niwaga. Aray! Si! Isipain ko siyan. Aray! Oh! Ano yan? Ginagamutin sa gatik pwede yan. Laki-laki eh. Uy! Tama na nga yung gamot na pula. Walang kwenta yan. Masakit pa yun eh. Itayin nyo na ako kung hindi kayo gumot tatay, ha? Mr. Isda, tanginan ko din tubig mo, ha? Igagamot ko yan sa kapatid ko. Huwag mo akong hiliyain, ha? Kupulmisyo lang to. Hindi ko lang tama na yun. Oh, excuse me, tabi, tabi, tabi! Walang kwenta yung gamot na po lang yan. Huwag nyo nang gagamitin yan. Oh, ito. Napakagaling itong gamot na to. Itong gamot ni tatay. Dito mamaya yan. Mawawala yung sugat niyan. At tula akong peklat. Oh, eto na. Sabi mo ang gagaling yan. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Mamaya mati, eto na si Pwede, lagot ka sa tatay. Ba't nagkaganon? Eh, yabong-yabong mo eh. Noon sa araw eh, nakita ko nanay, ginagamot si tatay. Ito lang ang pinanggamot, nawala agad. Parang magic. Oh, tala. Subukan natin uli. Baka sakaling mawala na yan. Ayaw pa talagang mawala. Nawala na yata ito ng bisa eh. Parisin nyo. Pwede ko nang tanggalin itong pusod ko. Saka na muna alisin yan. Hindi pa natin nahuli siya ng bimbo tipo. Kayaan mo. Hindi magtatagal yun. Mahuhuli natin yun. Pare, mag-good tayo naman tayo. Putang, naumpisa na natin. Ituloy na natin. Puro trabaho ka na lang eh. Saan tayo pupunta? Eh, pares ko, doon sa Cavite City. Naku, pare, ang gaganda ngayon ng mga babae ron. Di ba? Kayo ah, yaya kayo ng yaya kay pare. At pag nalaman na kumari na dito, sigurado magagalit natin yun. Walang bahala doon. Alaga tayo. Dos tayo, para good time. Ha-ha! Cavite City! Kino, okay. Malaga! Pare, napipigyan ka ng maganda ni Betty. Ate! Kung pa'y noto, no, pares ninyo? Hello na. Ayan 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 ang tatlong lalaki, dinala ko na ho yung babae sa ospital. Nasaan yung mga gumasa? Nakapulong na ho. Na-file mo na demand? Nakapile na ho. Hindi na talaga. Wala ka talaga ng mga hayop na yan. Oo nga. Achip, ano-ano bang klase bilanggo meron ka sa loob? Marami ho. Yun lang ho ng gahasa, yung mga nagnakaw ng kalabaw, nagnakaw ng palay, nagnakaw ng manok na Texas, at yung iba ko maliliit na lang. Maganda ka, Chief, bukas ng umaga. Tatlong kalabaw na babae, ilang haya ng palay, ilang manok na lalaki, at isang karton. Ano yun? Ayan. Marami yun, pare. Gagawa ko ng palabas. O, pare, yung nasa number 9, baka naiinip na yun eh. Di ba? Kung nga pa ano, kalimutan. Okay, dito ko muna, ha? O, makasama. Sige. Sige? Sige naman ako. Bato mo. Pambihira naman lalaki niyan. Dalawa-dalawa pa tayo. Oh, magubad ka na. Kakahiya yata eh. Ito na Maya, masasanay ka rin yan. Oh, Tasha, magubad ka na. Kakatakot. Oh, ayun siya. Hindi na? Mayor,
Ano ginagawa mo rito? Bakit mo pinasok ang gantong uring hanap buhay? Kasi po, Mayor, wala akong makita ang hanap buhay. At ang binibigay niyo sa akin sustento, kulang pa sa akin mga anak. Iyan ang pera. Maghanap buhay ka ng sarili mo. Pero Mirna, ayoko makikita kita muli rito, ha? Kahit saan, basta gantong klaseng hanap buhay. Opo, Mayor. Umuwi ka na. Talagang umigay mga anak mo. Sige na. Hello, sweetheart. Hello, Mayor. Uy, baka mo sa'yo yata ang dansin niyo ngayon, ha? Teka, mukhang gumagawa yata ng kalokohan itong si Sinyo, ha? Naku, pagdating mo rito't wala ka ibuga, lagot ka sa akin. Ha? Ha? Para siguro lang sinong ito. Aba, at ayaw pang tumigil. Walang yakap talaga. Hindi na lang ako kayo niya kanindi. Oh, tutuloy pa ba natin? Ha? Huwag na. Sa ibang araw na lang. Ha? Oh, sige, so bahala. Ati! 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 Ati, umalita ka. O ano, bakit ngayon ka lang? Saan ka nanggalin? Ha? Saan ka nanggalin? Ang kagalit ka. Ang galit na galit. At magkakandahan pa yung uso mo sa paghalik, ano? Ano ka lang nasasabi mo? Sino halik ako? Hindi ka makapagkakaila sa aking gawa ng isda mo. Ano? Ba't ang sagrapon yun? Eh dahil po sa inis ko sa'yo, nagbasag ko ang aquarium. Oh, tama na nga natin. Patulog na tayo, hindi na ako uulit. Pero talaga hindi na mauulit. Ay, patulog na tayo. Kaya, at nung maalaman ko kung naibubuga ka pa, tayo na anak, kung nabot ka sa akin. Kung kababayan, maaaring labag sa akin tungkulin
ang aking gagawin ngayon. Sapagkat ang mga taong to na nasa inyong harapan ay paulit-ulit na lumalabag ng batas. At magandang asal ng tao. Para man ding wala silang kinatatakutan. Ngayon, bukod sa sila'y aking pabibilanggo, sila'y aking hihiyain sa harap ninyong lahat. Palagay ko, madadala na ang mga tarantadong to sa gagawing palabas nila. At palagay ko rin, ito ay magsisilbing aral sa ibang tao para huwag nilang pamarisa. Alam ko na maaaring maraming magagalit sa akin sa gagawin ito. At yon ay ang masasama. Magkagayon man, ako'y nakahanda sa kanila sa lahat ng oras. Ngayon mga kababayan, uumpisahan natin ang palabas. Ito na ang umpisa ng ating palabas. Gusto ko makilala ninyo na ang tatlong ito ang siyang nanggasa sa isang dalaga dyan sa Mabakaw. Ngayon, bibigyan natin sila ng aral na kailan pa man ay hindi nila makakalimutan sa kanilang buhay. Umpisaan ninyong gasahin ang kalabaw. Kumaan! Mayor, hindi ko kaya, Mayor. Hindi ko kaya, Mayor. Hindi ko ulit. Hindi ko ulit, Mayor. Mayor! Mamaki sa amin, Mayor. Mayor, Mayor. Mayor, mamaki sa amin. Mayor, parang hindi namin kaya, Mayor. Parang alam ko na, Mayor. Hindi ko na ako, Mayor. Parang alam mo na. Hindi na ako, Mayor. Binito ko na ako kami, Mayor. Parang alam mo, Mayor. Kina, Mayor. Binito ko na ako kami. Hindi nyo kaya? O, sige. Halika kayong tatlo. Hindi pala ninyo kayang gumawa ng kalabawan. Mawa na ka sa mayor. Kulong nyo na lang po kami. Mayor. Maglilip-silip nila lang kayo. Mayor. Ayaw nyo? Hindi namin kaya, Mayor. Ebile, hindi na uulit ang mga bastos na yan. Tama na yan! Siguro naman na yung magtatanda na kayo at hindi na kayo uulit. Mga kababayan, ito ay magnanakaw ng manok. Isigaw mo ang kasalanan mo. Magnanakaw po ako ng manok, huwag niya akong tularan. Magnanakaw po ako ng manok, huwag niya akong tularan. Lakas pa! Magnanakaw po ako ng manok, huwag niya akong tularan. Tama! Sakay! Bora ba? Isigaw mo ang kasalanan mo. Magnanakaw po ako ng palay, huwag niya akong tularan. Magnanakaw po ako ng palay, huwag niya akong tularan. Magnanakaw po ako ng palay, huwag niya akong tularan. Tama na! Sakay! At itong isang ito, si Teben Pakla, magnanakaw naman ang kalabaw. Chief! Si Unse, sa karton. Eh! Sigaw yan! Parada! Sigaw! Huwag ninyo akong tularan! Magnanakaw ako ng kalabaw! Tidak,
niyo akong pupularan! Apoy! Timel ko na ba? Bimbo, mabuti pa kaya ilumas na tayo rito sa Maragondon. Talagang malaking takot ko sa kanya eh. Para bagang hindi niya tayo titigilan hanggang hindi niya na pipilipit ang mga liig natin eh. Alam mo, Tibong, hindi kita masisisi kung huminain ko. Talagang ganyan ang tao. Kung gusto mo sumuko sa batas, ikaw ang bahala. Hindi ka namin magpipigil. Ano, payag ba kayo mga kasama? Pero huwag mong isisigaw ang tagawa natin, ha? Bah! At kung gagawin yun? Kailan mo binabalak? Ngayon sana, eh. Ikaw ang bahala. Oh, paano mga kasama? Masinsyan nyo na ako, ha? Talagang ganyan ang buhay. Dupong. Bimbo. Anchong, papayagan mo ba yung ulun na yan? Alam mo naman ang taong duwag, sigawin. Di ba? Ibong! Bakit? Sandali lang. Dapat sa taong duwag. Ayos ang ginawa mo, Anchong. Ang susunod naman ngayon ay si Mayor Bulacan. Di ba linggo ngayon? Oo, oh, linggo ngayon. Magsasabong siya. Tatambangan natin siya sa pag-uwi. Susunta ko sila. Huwag ka na sumunod, Mayor. Masyadong madilim. Baka madisgrasya ka. Yung dalawa, grabe ang tama. Kailangan dalhin natin agad sa ospital. Hindi ninyo madali-dali ang pagkat Bimbo. Tayo pa lang pipitasan. At matatali ko pa lang mga kaibigan na napapatay nila. Anak ng patukas sa madam. Chief, humihina ka na yata. Hindi naman sa ganoon. Kasi, lagi ko silang nagbabago ng taguan. Katulad doon nung hindi namin abot-abutan sila. Sa nangyari nung linggo, palagay ko'y tuluyan na silang lumayas. Yan ang palagay mo. Pero sa akin, hindi sila maglalayo dito sa ating lugar. Siya nga pala. Yan kaso nito ibang pakla. Tapos na ba? Hindi pa po. Nagbibista po sila. Tawagin mo, gusto sumakosan. Oo, Mayor. Hinahanap mo raw ako? Oo, oh, Bibo. Si Tay bang pakla ko. Mabas ka yan! Anong kailangan mo sa amin, ha? Ha? Sandali lang. Sandali lang, kaibigan. Bibo, kilala mo naman ako, di ba? Kilala kita. Anong kailangan mo sa akin? Alam mo, ganito yun eh. Nahuli ako ni Mayor Gulaka. Tumakas ako sa kanya.
Kilala mo naman ang ugali nun eh. Pag nahuli ako ulit nun, tsaka nililibing ako. Kaya hinahanap ko kayo para sumapi na sa pangkatin nyo. Mahirap magtiwala sa taong hindi natin kilala. Malamang pakawala ito eh. Bimbo, sabihin mo sa kanilang kilala mo ako. Mga kasama, kilala ko ang taong ito. Pareho rin natin siyang kusakal. Gayun pa man, binibigay ko sa inyong kapasidad. Kung anong gusto niyong mangyari. Santo, hindi tayo sinisipot ni Tema Pakla. Ano palagay mo, Chief? Maaring niloko niya tayo at tuluyan na siyang sumama sa pangkat ni Nabimbo. O maaari rin namang pinatay na siya kung hindi niya napaniwala. Maaari. Siya pala, Mayor. Yung mga polyeto at sample bottles ni Governor Camerino ay nasa opisina ko sa baba. Pakalat mo na yan at magtira ka para sa akin. Kailangan tumulong tayo ng puspusan. Alam mo, Paterno, malaki ang utang ng loob ko kay Governor. At malaki rin na itulong yan sa pagpapayo sa ating bayan. Kaya kailangan tumulong tayo. Mabigat ang kalaban niya ngayon. Talika? Magandang gabi sa'yo, manager. Umupo ka, mo. Bakit ho ba? Alam mo, Bimbo? Siyempo direksyon ngayon. At hindi mo na itatanong. Ako ay masugid na supporter ng partido. At dapat mo rin malaman na wala kinalaman ang sino man tao na kasangkot sa edisyon to. O partido man, na aking sinusuportahan. Ito ay ang sariling kapricho ko lamang. Eh, ibig niyo sabihin, manager, bakit niyo ako pinatawag dito? Ang gusto kong mangyari ay ipanalo natin ang partidong dinadala ko dito sa Maragondon at mga Karatig Bayan. At handa akong dumastos. Kahit magkano. Anjong, tagal naman ang usapan nila. Baka nangyayari na tayo. Hindi magagawa sa atin ni Bimbo yun. Bimbo, alam kong may personal na galit ka kay Mayor Kulapa. Hindi ba? Oo, bakit? Bakit may tinatanong? Ako man. Ako rin. Sapagkat pinatay niya, ang isa sa malapit kong kamag-anak. Mga bata, dapat yung malaman na ako'y walang kinalaman at wala akong pakialam sa inyong personal alitan. Ano, Bimbo? Ano masasabi mo? Maasama kita. Mayor! Iban? Sandali lang mo. Ngayon ka lang. Kala ko hindi mo na ako babalikan ha. Hindi mangyayari yung mayor. Kaya lamang hindi ako magkaroon ng pagkakataong makasabat. Hindi pa nga nagkaroon ng eleksyon, hindi pa tayo magkikita eh. Ano kinalaman ng eleksyon sa'yo? Kasi oh, si Bimbong, pinagkakampanya kami. Eh, nagkaroon na ako ng pagkakataong makasabat. Kamusta pinaayos ko sa'yo? Ayos na yung mayor. Makakana mo na ng buong buo ang pangkat ni Bimbo. Kasi oh, bukas, magkikita kami lahat sa isang kubo sa tabi ng prisa. Baryo Kaputatan. Mayor, hindi na ako magtatagal. Baka mabuko ko. Sige, Teban. Maraming salamat. Mag-ingat ka lang. Mga kasama. Gusto kong malaman na pagkatapos ng meeting di Abansi, ay kasama tayo sa tropa ng Imus. Nasasalita sa munisipyo ni Mayor Kulapa. At yan ang napagkasundoan namin. Ni Manager Agatuman.
Yan ang bahay. Ingatan mo lang, Esteban, na huwag tamaan. Oo. Bimbo, yung pera natin, nakuha ba? Kalahati lang binigay sa akin. At yan nga ang gusto kong paghati-hatihan natin. Sandali lang, at kukunin ko. Kumusta, Kando? Ayos na sila lahat, Mayor. Uy, Evan, maraming salamat sa'yo. Malaking tulong ang nagawa mo sa akin. At siya nga pala, Mayor. Kanina mayroon sinasabi si Bimbo na pagkatapos daw ng meeting di Abanse, sasalakayin kayo dun sa munisipyo ninyo ng mga tropang Nimos. Mabuti na sabi mo yan. Kung gayon eh, mapaghahanda ako sila. Bakit may harang kali? Ayaw yata magpa-meeting di Abansi ni Mayor eh. Saan ang dahilan? Iiwas lang mo sa gulo. Gulo? Hindi naman kami manggugulo ah! Paranin nyo kami! Sandali lang oh. Alam nyo, may pinagpilin din naman usabi si Mayor eh. Tapos sakali magpipilit kayo, eh pagbigyan namin kayo. Ganun pala eh! Alisin niya, rapdadaan kami! Bakit walang mga tao at sarado mga bahay? Eh, ewan ho namin eh. Oh, ano pa yung natin nyo? Gusto nyo yan! Kayong bahala. Nasa sa inyo yan. Ito kayo! Nakaanda na raw mga bata. Mabuti.
daming dumarating. Ang dami nila. Mayor, armado sila lahat. Mahaba pa ang dara. Ikaw ito mga bata mo. Pumunta na sa bahay ni Gulapa. Baka andun siya. Alam mo na yung gagawin. Sige na. Mare, mabuti pa doon na kayo ng mga bata sa itaas. Huwag kayo magbubukas ang bintana. At huwag niyo sila padudumawin. Sige na, Mare. Wala ka ba napapansin? Lahat ng bahay rito ay sarado. Pati na itong munisipyo. Kaya talagang ganyan dito sa Marigondon. Lahat ng bahay ay palaging sarado. Pagkain natin ang munisipyo. Ning! Kapag sila yung umpisa, tiyak na makakaumpisa. O, Pasko! Ya, nariyan po sila. Pabaya ko sila magpapalik. Diba? Ito sa kapila. Ito kung nilalayan mo. Mukhang walang tao. Huwag kayo sumilip dyan. Huwag kayo. Eddie, banta ka lang sa iba. Lilitid ko. Hihingi sana kami ng permiso sa'yo. Para mapag-meeting de Banser dito. Mahirap to, pare. Mukhang alam lang pagdating natin, ah. Gagawin natin dito. Bakit hindi pala natin pasukin? Huwag na. Bumalik lamang tayo sa munisipyo. Tayo na. Ka. Wala kong masamang tangka sa inyo, Mayor. Mapayapa kami humihingi ng paintulot sa inyo. Papayapa ba yan? Eh, puro armado kasama mo. Huwag kayong mag-ibig na. 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 Huwag kayong mag-ibig na.
Mari. Ba't kayo bumba? Mari, pa sumanda ka sa inyo. Baka kung ano na nangyayari kasi niyo? Hindi, Mari, Mari. Dahil ka binibili niyo ni Paris inyo. Nung huwag kayo Paris yun dito sa bahay. Kaya nga naiwan ako dito eh. Baka kung ano mangyari sa kanya. Sige na, parang kandong. Mahirap na yun, Mari. Eh, umalik na kayo sa bahay. Paano sa yung mga bata, Mari, asik ko sa inyo. Labis-labis ako nangangamba sa mga nangyari sa munisipyo. Wala akong magagawa. Sila itong sumalakay sa akin. Natural lamang. Ipagsanggalan ko aking karapatan. Wala sila sa katwiran. Sa pamilya na nasuwi, hindi na sila makakilala pa ng katwiran. Pag hindi ganti ang iisipin nila. Nasa sa kanila na yun. Sa nangyaring yan, lalong wala silang makukuha ang boto. Sesiroig sila sa Margundon. Mabuti. Mabuti pinaulakan mo ako sa aking panaya sa ibiyano mo. Totoo bang tumakas ka ng ipakulong pa ni Mayor Murapa? Bakit hindi ako tatakas? Sabi ng aking kaibigan, hanggang bukas daw lamang ako nung ako'y nakukulong. Kaya ako tumakas. Mabuti na katakas ka nga. Kung hindi, maaaring lagot ka na ngayon. Alam mo naman, pag sinabi niya, pinagawa ko. Kaya piano, hindi ka titigilan niya hanggang hindi ka napapatay. Larawan ka ba sa kanya? Bakit hindi ako lalaban sa kanya? Marunong din ako pumatay. Magaling. Kung lalaban ka, tatulong mo ko. Tanggapin mo ito. Sige, huli mo. Baka tutulong sa iyan. Lalo, gusto ko siyang mamatay. May galit ka ba sa kanya? Oo. Ang galit ko sa kanya ay suklur sa langit. Pareho rin tayo. Natin, anis na kami, ha? Anshali! Halika mo na. Anati, huwag mo sana pababayaan ang mga anak mo, ha? Alam mo naman, wala katigil-tigil ang laro ng mga yan. Basta nagbasa ng pawis sa likod niyan, papalitan mo kaagad, ha? Baka sipunin. Hindi naman kasi niyo kung magsalita ay nakakasakit ang loob. Kailan ka ba naman pinabayaan niya mga anak mo, ha? Hindi nga. Hindi nga ako. Paalala lamang. Ang mga anak! Ang mga anak! Alis na ang tatay. Malo! Ba, sa lahat yata ng pag-alis mo, eh. Ngayon ka lang magpapamano. Mabuti na yun hanggat maliit ay matutuloy yung gumarang. Kailan mo patuturuan niya kung kailan matanda na? Mahirap na yun, matitigas na mga ulo niya. Tama si pare. Dapat ang bata, maliit pa, matuto na. Kita mo. O paano pare? Paano na? Para naman itong manok makapagpahinga ng matagal-tagal sa sabungan. O nga pala, nakalimutan ko niya. Sandali lamat, bibigyan ako itong aking Solik. Solik. Kaway, panganay. Ang gusto kong mangyari, huwag mong pababayaan ang iyong mga kapatid na mag-awat.
Ha? At tutulungan mo ang iyong nanay sa lahat ng kanyang mga gawain. Aha. At ikaw man, gusto kong magpapakabait ka, ha? Opo, ay tayo. Ah. Kofidyo, Rika, ano gusto mo yung ikaw sa'yo? Candy. Ah, hige. Ikaw. Ikaw. Candy. Ikaw. Good. Ikaw. Kaya mo kumigay ng mga sarap na ulam, ha? Oo, anak. Kapan natin. Alis na ako, ha? Mag-iingat kayo, ha? Pagpapayan ang katawan mo, ha? Pare! Pare, sige. Sorry, narinig mo, bilhin ng tatra, ha? Yakap mo na sila sa'yo. Hindi, balik kayo. Sambasa na ng pawal sa mga yan. Pinauwi niya itong manok niya sa akin, eh. Para raw makapagpahinga. Nanalo ko si Mare. Ah, ganun ba? Oh, eh, sinong kasama niya ngayon? Eh, wala. Nag-iisa lang siya. Kung taong yan, oo. Eh, mas importante pa ba naman yung manok na yan kaysa sa kanya? Parang kandong naman. Ba't mo siya pinabayaan nag-iisa? Balikan mo siya kaagad doon. Sige nga. Oh, sige, Mare. Kukulong mo lang to. Agad. Oo, Mari. Huwag ka na magtagal, ha? Oo.